Hello, good day, and magandang buhay sa ating lahat. We are here, no, to listen again our lesson 45, and this is all about a leader knows how to communicate. Okay, so napaka-importante, no, ang ating pagtatalakayin ngayon, no, ang mga epektibong pinuno ay mahusay dapat na tagapagsalita, no, intindihan nila ang kalagahan ng komunikasyon sa lahat ng anyo nito at gumugugol ng maraming oras sa gawain. Ang ating verse dyan is John chapter 1, verse 19. And it says, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger." Okay, so kaya sinabi ni James dyan, no, marunong tayo, no, matuto sa sinabi ni James na being a good communicator, dapat daw tayo lahat, no, let every person quick to hear. Kaya pala, dalawang tinga ang ginawa ni Lord sa atin because bigyan natin ng diin ang pakikinig rather than to speak, no, daldal ng daldal. Okay, so makinig muna tayo sa mga issues, no, at both sides ay ating pakikinggan. Dapat ano tayo, mapanuring makikinig, at slow to speak, hindi ito yung mabagal na magsalita, but yung concise na magsasalita tayo, direct to the point, no, at saka malinaw at maintindihan, lalo na yung slow to anger, no. Hindi naman masama na magpapakita tayo ng anger, pero yung slow to anger is hindi natin gagawin na maging impulsive tayo. Madali lang magalit. Kundi, ano, pag-igihan natin ang pakikinig both sides, no, na validate na natin ang issue, na investigate na natin na masyado, at alam na natin kung anong dapat sasabihin natin. Then, kung nakikita natin na mayroon dapat i-correct, na may mayroon talagang mali, uy, di natin gagawin, dagdagan natin ng a little bit emotions to show our anger na hindi tayo masaya sa mga maling mga nagagawa. Okay? So, kaya slow to anger. But ito yung mga discussion question natin. Have you had a time when you gave verbal instructions to someone and then the person did something else, no? Nakaranas na ba tayo ng ganito? Yung ating mga instruction na ginawa, iba yung nagawa sa ating mga tao. What do you think went wrong with the communication process? Ano ating naisip dyan? Mostly, no? Mostly, ibiblame natin sa mga subordinate natin o sa mga tagapakinig, no? Pero communication is a two-way process. Pwede din, no, pwede din na tayo ay mayroong kunting diferensya, no, hindi siya mali, pero mostly, no, if we just assume na madali niya maintindihan, we assume iba pala yung iniisip niya, pwede sa atin din nanggaling yung miscommunication. Pwede din yung subordinate kung iba din yung pananaw niya sa kanya, no? Because that's a two-way communication. Kaya, ito, nag-lead ng iba pang question na ating i-discuss. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga kasanayan sa komunikasyon para sa atin o sa iyong trabaho bilang isang pulis? Okay? Bakit kaya, no? Yes, that is very essential, importante, lalo na tayo, men in uniform. Kung hindi masyadong malinaw ang ating mga instruction, hindi makikita sa mga subordinate na yun pala ang gusto mong magagawa, mangyayari, ay magkakamali na sa field. Ako, hindi na yun mababawi natin. Kaya, paano mo tinatasa ang iyong sariling mga kasanayan sa komunikasyon or paano natin ina-assess, no, ang ating skills of communication? Ano ang gusto mong paunlarin sa iyong mga kasanayan sa communication? So, titingnan natin kung anong gusto natin i-develop para tayo ay magiging
successful communicator. Okay, so pag-aaralin natin ngayon ang limang susi, no? Five keys to be a successful communicator. Okay? Dapat yan kasi a leader knows how to communicate. Ano kaya itong limang, no, keys to be a successful communicator? Una, listening. Okay? In this skill, avenue for listening should be regular and frequent. Kaya sa bawat station natin, makikita ng mga tao sa ating paligid, sa ating mga scope of responsibility na yung mga tao doon, yung mga civilian doon, hindi parang merong wall, no, na hindi sila comfortable na papasok sa ating station kasi siguro makikita nila na wala namang makikinig sa kanila. So yung avenue of listening i-establish natin in every station. Na mayroon talagang tao na train, no, train lahat ng ating tao doon na magkaroon ng regular and frequent listening. Pakikinggan yung mga ano nila, reklamo nila o ilang mga complaints, no, at talagang binibigyan ng atensyon at solusyon. Okay? Listening can and should take many different forms. Ito, hindi lang sa mga tao na magreklamo, kundi pati din sa ating mga tauhan. So, communication or listening is pwede siya sa one-on-one groups, meals, no, kainan, forums, and even surveys. No? So, lahat ng means of way na mapapakinggan natin or malalaman natin ang mga dapat natin malalaman ng mga issues or mga facts, gagawin natin yan. Pero, ito, titingnan natin sa Proverbs chapter 4, verses 20 to 21. And it says, "My son, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Keep them within your heart." Ang sabi ng writer ng Proverbs, no? Kung magde-develop tayo ng listening, doon tayo magsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni Lord, "My son, be attentive to my words." Kasi napaka-importante, gabay natin yan, ang salita ng Diyos. We need to open our ears. We need to incline our ears. No? Susikap, pagsisikapan talaga natin na makikinggan natin ang Diyos sa kanyang mga sinasabi. And let's be focused. Kung sabihin natin, ito ay salita ng Diyos, let's be focused. No? Let them not escape from your sight. At pagbubulayan natin within our hearts. That's how listening be developed. No? Kung marunong tayo makikinig sa Diyos, marunong din tayong makikinig sa ating mga kapwa-tao. Pangalawa, speaking. Studies of leadership show that the world of leader is primarily oral. Ha? Of course, di ba? Kung tayo ay maging leader or tayo ay leader, tatayo tayo at sasabihin natin yung mga instruction, sasabihin natin yung right direction, no? Yung vision, sasabihin. Kaya more on oral. No? But we need to focus na the purpose, mission, direction, and values. So this is some other tips, no? In speaking, keep it simple. Simple lang para mas madaling maintindihan. Make it memorable, no? Para mas maalala nila, we will use a kuan, giving illustrations, images, para ang acronyms, para madaling maalala nila. Make it memorable and use every opportunity to tell the story. Kaya yan ang ginagawa ni Jesus, parables, short stories, para mas attentive sila na makikinig. In Luke chapter 6 verse 45, "A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks
what the heart is full of. Kaya in speaking, ating alalahanin yung sinabi ni Jesus dito eh, from the mouth of Jesus, na kung tayo ay mayroong gusto ano na yung salita na ating sasabihin ay magiging encouragement, yung salita ay magiging malinaw na ating isasabi sa mga tao o sa ating mga sunodin, punuin natin yung puso natin, sabi ni Jesus. Ang mga good things, salita ng Diyos. Kaya number one, listening, doon tayo manguna sa salita ng Diyos. If our hearts filled with the Word of God, then our mouth speak about good Word of God, good things. Okay? So that is the second skills na ating gagawin to be a successful communicator. Now, pangatlo is writing. No? Ito, we will use all available channels. Writing. Lahat ng mga channels for written communication ay ating i-maximize. No? Kaya, mga bulletins natin dyan sa station, ilalagay natin yung ating mga memorandum, mga directives from our region, ang national, lahat. No? At sa kayo, gusto mo ano, ipapakita ng mga accomplishment sa mga newsletter, sa mga reports, no? Kahit ito ay hindi obligation, eh gusto natin maging transparent. Gusto natin ma-convey sa mga subordinates at sa ating mga tao na nasasakupan natin na ang ating main uniform ay talagang malinis at ginagawa natin ang ating responsibility. So para ito yung opportunity to lift up the vision of our agency. Okay? Writing. But dito, sa Deuteronomy chapter 17 verses 18 to 19, sabi ito ni Moses, and when he sits, ito yung he is the king na pinili ng Diyos, no? Kasi ang issue dito, Moses instructed the Israelites na kung nasa promised land na sila, hindi sila pipili ng foreign king, ibang king, yung king na called by God na Israelites, no? Ang kanilang pagsilbihan na bilang hari. So kasi ito yung pinili ng Diyos, sabi ni Moses in verse 18, when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself in a book a copy of this. No? So dito kaya writing is very important. No? Nakasulat sa Torah ang mga kautusan ng Diyos. At yung king na pinili ng Diyos, yan ang writing ng law, kautusan ng Diyos, ang kanyang priority. Pag upo niya bilang king, yun talaga ang number one na gagawin niya. At ang law is approved by Levitical priests. Hindi siya fake news. No? And it shall be with him, and he shall read in it all the days of his life. Palagi niyang babasahin yung mga writings ng Diyos, salita ng Diyos. That he may learn to fear the Lord his God by keeping all the words of this law and these statutes and doing them. Okay? So kaya, ganun kay importante. At sa kayong mga subordinate natin, doon din sila tututok sa ating mga sinusunod. Okay? Pang-apat is reading. No? Ito ay na hindi normal, no? Na tinuturo about communication. But it is essential to leadership. If a leader does not prepare or prefer through reading, he or she finally has nothing to communicate. If we stop reading today, we stop leading tomorrow. Kasi napaka-importante ang magbabasa. To be successful, most people find it essential to have a plan for reading. Now, in terms of reading, dapat tayong mapanuring magbabasa din, no? Kasi maraming kalat dyan na fake news. So, I will recommend 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ano sabi ni Paul? All scripture is inspired by God and profitable for teaching, reproofing, for correction, for training in righteousness. Ito ay ang Biblia.
Yeah. So for our plan for reading, number one priority is the Word of God. Doon tayo magbabasa, makikinig ng salita ng Diyos para kung ang puso natin ay puno-puno ng salita ng Diyos, umaapaw at kung magsasalita tayo, ang lumalabas sa ating bibig ay salita ng Diyos. Okay? At remember that sabi ni Paul that this Bible, this Word of God, is inspired by God na magagamit natin. Panglima, action. Yes, this is also not ordinarily thought of as communication and action, but they are the most powerful communication instrument available to the leader. When you are the leader, people are always looking at you. So kung ano yung mga sinasabi natin, sinusulat natin, tinitingnan din yung ating buhay. There are no small acts for leaders. Parang crystal ball ang buhay natin. Eh, we are public servant. Okay? So we need to walk what we talk. Sabi ni James in chapter 1, verse 25, but no one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Okay? Sir and ma'am, no, men in uniform, we need no include these skills in our being successful communicator. Na kung ano ang ating nalalaman from the Word of God, yun ang ating gabay na ating ipapatupad, the righteousness of God. Hindi tayo magkakasala, hindi tayo magkakamali if our values no naka sandal sa salita ng Diyos. Our values is really no rooted in the Word of God. Yan ang ating gagawin, put into action. Okay? So yan, hindi natin kalimutan. Listening, speaking, writing, reading and action. Yan ang limang susi keys to be a successful communicator. Pero, uunahin natin, no? Gagamitin natin yan unang-una sa salita ng Diyos. Okay? So, kaya, in our breakout room, ito yung i-discuss natin sa ating mga grupo. No? We need to be open and discuss paano tayo magtutulungan to help our communication skills. In the five areas of communication, listening, speaking, writing, reading, and action, which of these do you need to improve on? So, milita sa lima, kahit dalawa, tatlo pa, no? Para mas matulungan tayo sa ating mga kasamahan. Bakit? And what will you do to improve? Ano bang steps natin? Ano pang gusto natin hingiing tulong sa ating mga kasamahan? Okay? Thank you for listening. Before tayo pupunta sa ating breakout room, no? I am praying na mayroon tayong natutunan sa ating dinidiscuss ngayon, no? That a leader knows how to communicate. Okay? But I am praying you right now. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity. Lord, we pray that you may help our men in uniform sa buong sambayanan namin sa Pilipinas na malinisan din yung integrity nila at sila ay palaging gabayan with the Holy Spirit. And responsibility, napaka-importante. Sila ang tagapagtupad sa kautusan, sa law in our land. So bless them, protect them, Lord. Protect them from any temptation. Protect them from any harm. Bless their family, Lord God, in Jesus' name. Amen. God bless everyone.